Si Elizabeth Shoff at ang nakababatang kapatid na si Donnie ay may karaniwan ng routine araw-araw. Eskwelahan, tapos diretso uwi ng bahay at gagawa ng assignment. Palibhasa ay parehong may trabaho ang kanilang mga magulang ay sila lang dalawa ng kapatid ang nasa bahay hanggang matapos ang kanilang mga trabaho at makauwi na ang mga ito. Nang isang hapon na hindi nakauwi si Elizabeth, ay dali-daling umuwi ang kanyang mga magulang at hinanap nila ang dalaga, kasama ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nang hindi ito makita, ay tumawag na sila sa 911. September 6, 2006, Lugo, South Carolina. Isang lalaki ang nagpakilalang pulis na nakakamouflage at may sheriff badge ang lumapit sa 14 years old na dalagita na si Elizabeth na noon ay kabababa lang ng school bus na malapit sa kanyang bahay. Typical as any other day, I continued walking home by myself and got up into the driveway. I could see the house. I could hear my dogs barking at me. Inakusahan, pinusasan, inaresto at nilagyan siya ng bomb device sa leeg ng lalaki. Dahil daw may marijuana itong nakatanim sa kanilang property. Ngunit sa halip na dalhin siya sa police car, ay dinala siya ng lalaki sa likod ng kanilang bahay at patuloy silang naglakad ng humigit kumulang kalahating milya mula sa bahay ng dalagita. Tinanong ng lalaki kung may cellphone ba siya at kung birhen pa ba ang dalaga. He was asking me just like the oddest questions, if I had a phone and if I was a virgin. Nang nakarating sila sa masukal na kakahuyan, ay tumigil sila at biglang binuksan ng lalaki ang takip na animo ay isang pinto. Isa pala itong bunker sa ilalim ng lupa. Inutusan siya ng lalaki na pumasok at binantaan na huwag sumubok na tumakas o anuman dahil nabubitrap niya ang paligid. Sa sandaling ito, napagtanto ni Elizabeth na siya ay kinidnap at ang lalaking ito ay hindi pulis. Sa loob ng bunker ay madilim at may mga dilatang pagkain, mga baril, taser, crude explosive devices, isang banyo, isang tangke ng propane para sa pagluluto, isang maliit na dibaterian na TV na gagamitin ng lalaki upang manatiling updated sa balita sa paghahanap kay Elizabeth, at isang kama kung saan gagawin ng lalaki ang paggagahasa sa dalagita. He told me to go down the ladder and get into the bunker. He had like a rifle and a belt that had guns and handcuffs, and I saw a taser in it. So I knew he was well equipped to do anything if I acted stupid. Isang kadenang mahaba ang pinulupot ng lalaki sa liig ni Elizabeth para di siya makatakas. Pinahubad ito at nirape ng paulit-ulit 2-5 beses araw-araw. Binantaan ng lalaki na papatayin nito ang kapatid na lalaki ni Elizabeth kapag ito ay sumubok na tumakas. Sa mga unang araw ng paghahanap sa kanya, naririnig ni Elizabeth ang isang helicopter at maging ang mga yabag ng mga volunteers na naglalakad sa itaas ng bunker nila. Maging ang kanyang ina ay nasa TV at humihingi ng tulong sa pagkawala niya. Umiiyak na lang si Elizabeth dahil tinatabunan ng lalaki ang kanyang bibig, sabay tutok ng baril sa kanyang ulo at sinasabing huwag itong sumigaw. Dumaan ang mga araw na pagtanto ni Elizabeth na walang makakasave sa kanya, kaya
gumawa siya ng paraan. Pagamat natatakot na patayin siya nito at hindi na siya matagpuan, gumamit si Elizabeth ng isang reverse psychology technique. At umaktong parang umiiwig na siya sa lalaking kumidnap sa kanya. Mukhang gumagana ito. Mukha yatang naniwala ang lalaki dahil tinanggal ng lalaki ang kadena sa kanyang leeg at pinahintulutan pa siyang lumabas ng ilang minuto. Pagkaraan ng 7 araw, kinuha ni Elizabeth ang telepono ng lalaki habang natutulog ito para i-text ang kanyang ina. Dahil nasa ilalim siya ng isang masukal na kakahuyan, ay puro message failed ang cellphone. Kinabahan at takot si Elizabeth. Baka mahuli siya ng lalaki. Buti na lang, may isang text ang nasent. And I would go up to the door and I would try to get signal right at the door. I press send. I was terrified that he might wake up and see me. If he did, I knew he would have killed me. And I would continually press send. Hey mom, it's Lizzie. I'm in a hold in the ground near Charm Hill. It's near that dirt road where those big trucks go. Get the police. They'll be careful. He has bombs hidden. Nang dahil sa text ay natukoy ng pulisya kung kaninong pagmamay-ari ang telepono, pati na rin ang pag-trace sa mensahe at natukoy din ang lugar kung saan ito nanggaling. Sa loob ng ilang araw, isang mapanganib na desisyon ang ginawa ng departamento ng pulisya na ilabas ang text message at kung sino ang may-ari ng telepono sa balita. Nang makita ng kumidnap kay Elizabeth na si Vincent Filio ang kanyang pangalan at larawan sa balita, ay nagalit ito at nagpanik nang nakarinig ng helicopters. Nakuha pa ng lalaking magtanong kay Elizabeth kung ano ang dapat nitong gawin. Dali, kailangan mo nang mag-impake kasi pag di ka umalis ngayon, maaresto ka ng mga pulis at ayaw kong makulong ka, sabi ng dalaga na animoy concerned kay Vincent Filio. And that he needed to pack his stuff and leave while he could because if so, the police were going to get him and I didn't want him in jail. And I acted like I wanted him to be safe. Nagpa siya si Vincent na tumakbo at iwan si Elizabeth. Sa kanyang pagkawala, nakataka si Elizabeth sa bunker pagkatapos ng 10 araw na pagkakakulong. Sumigaw siya para humingi ng tulong hanggang sa makita siya ni Officer Dave Tomley. I just recall breaking the wood line and seeing Elizabeth standing at the top of the hill at the mouth of the bunker. So I went up to her and hugged her neck. And we got her out of there. And I just recall turning around behind her and seeing what looked like the mouth of hell. Si Vincent Filio na 36 years old at isang construction worker ang lalaking kumidnap at nang rape sa 14 years old na si Elizabeth Schoff ay dati pang minamanmanan at pinapanood ang dalaga habang bumababa sa school bus araw-araw at pinaplano ang kanyang krimen na gagawin bago pa man kay Elizabeth ay mayroon na siyang warrant of arrest para sa sexual crime sa isang minor de edad din. Nang hinalughog ng mga pulis ang kanyang tahanan, ay nakita nilang maraming butas ang nahukay nito dahil nagsasanay ito para gumawa ng bunker. Isang tip ang nakarating sa mga pulis at mabilis itong hinuli. Noong 2007 ay umamin si Vincent Filio ng guilty sa 17 count na mga kaso at sinentensyahan ng 421 years sa bilangguan without possibility of parole. At noong May 3, 2021 ay namatay ito sa McCormick Correctional Facility sa edad na 51 years old. Breaking news about the death of a notorious kidnapper, Vincent Filio. He was sentenced to over 400 years in prison for the 2006 kidnapping of a 14-year-old.
Si Elizabeth ay 31 years old na ngayon. Nagtapos siya sa college at nagtatrabaho bilang isang dental assistant sa KC, South Carolina. I feel normal. I go to work, come home, play video games, hang out with my friends on the weekends. It helps me not think about it and feel like I'm living a normal life. Sinabi ito ni Elizabeth during her interview in 2013. You can be a survivor just like I am. It simply takes faith. It takes talking to someone and encouragement that it's not the end of the world.